ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong arali. Halina at matuto ng bagong arali. Ang ating asignatura ngayon ay MAPE Music 1. Tayo ay nasa unang markahan, Week 4. Ang ating arali ngayong araw na ito ay Rhythm o Ritmo. Ano nga ba ang ritmo? Ano ang steady beat at no beat? Paano mo nadarama ang tibok ng iyong puso? Pakinggan natin ang tibok ng puso ng batang ito. Tulad niya ay ganyan din ang tibok ng inyong puso. Pakinggan nating mabuti. Dug-dug, 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 dug-dug. Hindi ba't parang ganyan ang tibok ng kanyang puso at ng tibok ng ating puso? Ang tibok ng ating puso ay isang malakas at isang mahina. Sabayan niyo ako. Dug-dug, 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 dug-dug. Ganyan ang tibok ng ating puso. Pakinggan niyo muli. Isang malakas at isang mahina. Nasubukan mo na bang damhin ang pulso ng iyong leeg? Gayahin natin ang gagawin ng nasa video. Hawakan ang iyong leeg at damhin ang iyong pulso. Itapik mo sa iyong hita ang daloy ng iyong pulso. Habang nararamdaman mo ang pulso, ay itapik mo ito sa iyong hita. Pareho ba ito o nag-iiba? Hindi ba't parehas lamang? Ano kaya ang mangyayari kung paiba-iba ang daloy ng iyong pulso? Ang ritmo o rhythm ang pinakamahalaga at unang sangkap ng musika. Wow! Parang pagkain! Upang sumarap ang ating pagkain, ay nilalahukan ito ng iba't ibang sangkap. Tulad ng musika, kailangan ng sangkap upang gumanda ang tunog nito. At ito ang una at pinakamahalagang sangkap, ang ritmo. Ito rin ang nagpapagalaw sa musika. Paano nga ba nito napapagalaw ang musika? Paano mo nadarama ang tibok ng iyong puso? Pakinggan natin muli. Dugdug, 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 dugdug. Hindi ba't may isang malakas at isang mahina? Ito ang pinakaunang karanasan natin sa musika, ang tibok ng ating puso. Ang beat sa musika ay ang pulso na nadarama natin sa musika. Ang beat ay basic unit of time sa musika. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang isang beat ay isang bilang. Gawin natin sa pamamagitan ng pagpalakpak. Gawin natin ang isang clap ay isang bilang, tulad ng beat. Ang isang beat ay isang bilang. Sabayan niyo ako. Ilang palakpak ang inyong narinig? Tama! Mayroon tayong ginawang apat na palakpak. Ibig sabihin, ito ay may apat na bilang. Ang beat ay maaaring bumagal o bumilis, subalit ang haba ng bawat pulso ay laging pareho. Ito ang tinatawag nating steady beat. Pagmasdan natin ang video na ito. Pagmasdan natin ang mga bata habang sila ay mabilis na tumatakbo.
ano kaya ang tibok ng kanilang puso? Tama, mabilis din ang tibok ng kanilang puso. Ngunit ito ay pantay-pantay. Pagmasdan naman natin ang mga bata na mabagal na lumalakad, ano kaya ang mangyayari sa tibok ng kanilang puso? Tumpak! Dahil mabagal lang ang kanilang paglakad, ay mabagal lamang din ang tibok ng kanilang puso. Ngayon mga bata, habang kayo ay nakaupo, damhin nga ang tibok ng inyong puso. Ano ang masasabi nyo sa tibok ng inyong puso? Tama! Mabagal ngayon ang tibok ng inyong puso. Ngayon naman mga bata, subukan nyo tumalon ng 10 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damhin mo ngayon ang tibok ng iyong puso. Ano ang iyong naramdaman? Magaling! Bumilis ang tibok ng iyong puso. Dahil sa mabagal na paggalaw habang ikaw ay nakaupo, mabagal lamang ang tibok ng iyong puso. At dahil ikaw ay tumalo na paulit-ulit, bumilis ang tibok ng iyong puso. Ang mabagal at mabilis na pagtibok ng inyong puso ay tinatawag nating beat. Maaaring bumagal o bumilis ang beat. Ngunit ito ay pantay-pantay. Ang tawag natin dito ay steady beat. Ating tandaan na ang beat ay pantay ang bilang. Maaaring mabilis o mabagal. Ngunit ito ay pantay-pantay. Ito ang tinatawag nating steady beat. Ating tandaan, ang beat sa musika ay ang pulso na nadarama natin sa musika. Ito ay maaaring bumabagal o bumibilis, subalit ang haba ng bawat pulso ay laging pareho. Ito ang tinatawag nating steady beat. Narito ang mga tunog na mayroong steady beat. Tiktak ng orasan. Pakinggan natin. Mayroon siyang pantay-pantay na tunog. Pagpalakpak. Mayroon siyang pantay-pantay na tunog. Kaya ito tinawag na steady beat. Dribble ng bola. Pantay-pantay din ang tunog ng dribble ng bola. Tunog ng kampana ng simbahan. Tumatakbo. Naglalakad. Narito naman ang mga halimbawa ng no beat. Ibig sabihin ay hindi pantay-pantay na tunog. Halimbawa, tunog ng mga sasakyan. Tunog ng ulan ay wala ring pantay-pantay na tunog. Kaya ito tinawag na no beat. Tunog ng gripo. Pakinggan nyo mga bata. Hindi rin pantay-pantay ang tunog ng gripo. Kaya ito tinawag na no beat. Ang tunog ng electric fan. Pakinggan natin. Hindi rin pantay-pantay ang tunog nito. Kaya ito ay halimbawa ng no beat. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, buksan sa pahina 15. Damhin ang steady beat sa pamamagitan ng pagpalakpak at pagtapik ng sumusunod na mga pattern. Ang unang pattern ay clap, tap, clap, tap, clap, tap. Sabayan niyo ako. Number 1, clap, tap, clap, tap, clap. Ang ikalawang pattern ay
tap, clap, clap, tap, clap, clap, tap. Sabayan niyo ako. Para naman sa ikatatlo. Ang ikatatlong pattern ay clap, clap, tap, 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 clap, tap, tap, clap. Sabayan niyo ako. Para sa inyong gawain pagkatuto bilang dalawa, buksan sa pahina 16. Sa tulong ng kasama sa bahay, awitin at damhin ang steady beat ng sit sirit sit alibang bang sa pamamagitan ng pagpalakpak at pagtapik ng sumusunod na mga pattern. Sit sirit sit alibang bang gawin natin sa clap, tap, clap, tap. Sit sirit sit alibang bang sa laginto sa lagubang ang babae sa lansangan kung gumiri parang tandang santo ninyo sa pandakan puto seko sa tindahan kung ayaw mong magpautang uubusin ka ng langgam. Mama, mama, namamang ka, pasakayin yaring bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Sa tap, clap, clap, tap, clap, clap, tap pattern. Sit, sirit, sit, alibang, bang, sa laginto, sa lagubang. Ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang, santo ninyo sa pandakan, puto seko sa tindahan. Kung ayaw mong magpautang, ubusin ka ng langgam, mama, mama, namamang ka, pasakayin yaring bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Tap, tap, clap, tap, tap, clap pattern. Sit, sirit, sit, alibang, bang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang, santo ninyo sa pandakan, puto seko sa tindahan. Kung ayaw mong magpautang, ubusin ka ng langgam. Mama, mama, namamang ka, pasakayin yaring bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Para sa inyong gawain pagkatuto bilang tatlo, buksan sa pahina 16. Awitin ang Jack and Jill at damhin ang steady beat sa pamamagitan ng pagpalakpak, pagtapik, pagpajak at pagtatambol. Jack and Jill sa clap-tap, clap-tap pattern. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came trembling after. Sa tap, clap, clap, tap, clap, clap, tap pattern. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came trembling after. Next, sa tap, tap, clap, tap, tap, clap pattern. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came trembling after. Gagawin naman natin ngayon ay pagpajak at pagtambol. Sa pattern na pajak, tambol, pajak, tambol, pajak, tambol. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Para sa inyong gawaing pagkatuto bilang apat, buksan sa pahina 17. Awitin ang paru-parong bukid at damhin ang steady beat sa pamamagitan ng pagpalakpak, pagtapik, pagpajak at pagtatambol. Pagkatapos maisagawa ang gawain, tsika ng inyong rubrik.
sa clap tap clap tap clap tap pattern. Paru-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas, sangbara ang tapis, sangdang kalang manggas ang saya di kola, isang pyesa ang sayat. May paineta pa siya, uy, may suklay pa man din, uy, nagwade o hetes ang palalabasin, haharap sa altar at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. May paineta pa siya, uy, may suklay pa man din, uy, nagwade o hetes ang palalabasin, haharap sa altar at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. Ngayon naman ay sa tap clap clap tap clap clap tap pattern. Paru-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas, sangbara ang tapis, sangdang kalang manggas ang saya de cola, isang pyesa ang sayat. May paineta pa siya, uy, may suklay pa man din, uy, nagwade o hetes ang palalabasin, haharap sa altar at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. May paineta pa siya, uy, may suklay pa man din, uy, nagwade o hetes ang palalabasin, haharap sa altar at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. Ngayon naman ay sa tap-tap, clap-tap-tap, clap pattern. Paru-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas, sangbara ang tapis, sangdang kalang manggas ang saya di kola, isang pyesa ang sayat. May paineta pa siya, uy, may suklay pa man din, uy, nagwade o hetes ang palalabasin, haharap sa altar at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. May paineta pa siya, uy, may suklay pa man din, uy, nagwade o hetes ang palalabasin, haharap sa altar at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng.
Ngayon naman mga bata ay bibigyan mo ng kaukulang puntos ang iyong performance, ang iyong steady beat performance. Bigyan ng iyong sarili ng isang puntos kung hindi mo na ipakita ang kaalaman sa steady beat, sa awit. Marami kang hinto at pag-aalinlangan sa pagsasagawa nito. Bigyan mo naman ang iyong sarili ng 2 puntos kung naisagawa mo ang pagpalakpak, pagtapik, pagpadyak at pagtambol na paminsan-minsan sa awit. Ngunit may 3 hanggang 5 na hinto at pag-aalinlangan. Bigyan ang iyong sarili ng 3 puntos kung naisagawa mo ang pagpalakpak, pagtapik, pagpadyak at pagtambol na may steady beat sa karamihan ng awit. Ngunit may 1 hanggang 2 hinto at pag-aalinlangan. Ngayon naman ay bigyan mo ang iyong sarili ng 4 na puntos kung naisagawa mo ang pagpalakpak, pagtapik, pagpadyak at pagtambol na may steady beat sa buong awit. Walang hinto at pag-aalinlangan. Ngayon ay kumpyutin mo na kung ilan ang markang iyong nakuha. Binabati kita dahil natapos mo na ang 4th linggo ng ating aralin. Sana ay marami kang natutunan. Kung hindi mo pa tapos sagutan ang iyong module, maaari mong balikan ito at iyong tapusin. Maaari mo ring gamitin ang video na ito upang maging gabay mo sa iyong pag-aaral. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli! Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.